Ito, naisip ko lang to. Biglang pumasok sa isip ko eh. Hindi naman kailangan siguro isipin sa mga nangyayari ngayon. No? Doon sa PCSO, yung scandal sa PCSO, no? Niloloko na yung taong bayan, which is yung mga mahihirap. No? Imagine guys ha, ilagay na lang natin 100 million people in the Philippines. Tapos yung 50 million tumataya ng loto. Magkano yung loto ngayon? Ilagay na lang natin 10 pesos. O more than 10 pesos. Sige, 18 pesos na lang natin. So, yung 50 million ay tumataya ng loto araw-araw. So, kwintahin ninyo kung marunong kayong magkwinta. Hindi na dapat tayo magturo ng mathematics eh. Pero, puro lang kabubuhan yung mga tao dito. Yung puro bubuy eh. O, i-times ninyo yan, i-multiply ninyo. 50 million people tumataya ng loto na tag 10 pesos. O, magkano yung kita ng loto sa isang araw? 500 million. Imagine, puro yun mga mahihirap. Pero, yung nanalo sa loto, iloto. O, di ba? Ikaw ang mga mahihirap. Yan ay malaking violation yan, no? Ng ating president. Kasi, under yan sa Office of the President, yung PCSO, yung loto natin. Anong ginagawa ng ating mga senators kung hindi nila seryosohin yan? O, di ba? We are wasting our votes for them. Eh, sila-sila lang talaga nabubudol sa taong bayan. Eh, meron tayong karapatan magreklamo dito dahil democratic country tayo. Tayo yung nagsusildo sa mga public servant natin, including the president. Million po yung sweldo nila every month. Pero, may natanggap na billion of dollars. Oh. Hindi naman kayo marunong mag-multiply. Oh. Ilan yung billion of dollars? Nasaan yun? Before natin reaksyonan to si Marcos, experience naman natin, naobserbahan naman natin, before to nangampan niya at ginamit yung slogan ng Ilawan na magkaisa, no? Eh, pare-pareho lang sila. Si Duterte, unang araw pa lang sa kanyang termino, inuuna niya yung price control. Kinot-control niya yung price, which is, yung bigas sa panahon ni Noy Aquino ay 50 pesos. At bumalik yun. Sa panahon ni Duterte, naging 30 pesos. Kasi nga, obligasyon ng gobyerno to prevent poverty, to prevent hunger to our people, they should control the price, especially the rice. Kasi nga, nandyan yan sa ating batas para maging affordable to the people. Kasi hindi naman tayo mayaman eh. 80% mahirap sa Pilipinas. Yun ang ginawa. Bago ginawa yung build. Kising busy si Duterte. Hindi ako maka-Duterte kasi hindi naman ako for politician, for the people ako. Which is maganda kasi inuuna niya yung price control. Kasi nga, that is the government mandate, yung price control. O, tapos, ang mura ng ating mga bigas. So, mga kababayan natin, affordable, no, sa kanila at nakakain sila ng masagana. Diba? Wala pa yung pera ang government na wala pa yung kita. Pagkatapos ay bising-bisi siya sa pagtukhang sa mga adik at bising-bisi siya sa build. At marami talagang mga infrastructure na build sa panahon ni Digong. Isa na to yung pinakamahabang bridge dito sa Cebu. Sa ngayon guys, meron pa ba tayong public servant na totoong tumutulong sa mga mahihirap? They are truly serving for the Filipino people, na which is yan po yung code of ethics nila, unahin nila ang taong bayan. Tanungin ko kayo, hindi na dapat isipin yun, hindi na dapat gamitan ng utak sa panahon ngayon. Meron bang public servant na tumutulong sa mga mahihirap dahil yan po yung government mandate natin and that is their code of service na unahin ang taong bayan for their welfare. So sa nangyayari ngayon, malaking violation yun sa ating president. At lalo na hindi niya nababa yung presyo. Every time nagtataasan, may malaking lapses yun, malaking violation yun. Because that is the government mandate, i-control yung price to prevent hunger to our people. At nandyan yan sa batas, nakaritin yan, meron tayong provision dyan. Yan, isang lapses na yan at malaking violation na yan. At yung natanggap na pera, wala tayong transparency, malaking violation din yan. Hindi yun para sa kanya, yung billion of dollars, kwintahin ninyo. Over 100 billion of dollars na mga donation at investment na natanggap ng ating Pangulo, pero wala tayong transparency. At meron tayong karapatan mag-question dahil taong bayan tayo, tayo yung naglagay nila sa pwesto para magserbisyo ng maayos with integrity and dignity to our country and especially to the people of the Philippines. Hindi na kailangan gamitan ng utak. At meron tayong karapatan na magreklamo at mag-complain dahil democratic country tayo. There's no violation with that. So, they should comply. If they refuse to comply to our problems, pwede natin silang i-impeach diretso.
Kasi nga, eh, nakita naman natin, pa-chopper-chopper pa. Habang naghihirap yung mga taong bayan, yung mga Pilipino, nanood ng concert, gamit yung chopper, saan ka pa? Ito yung klaseng president talaga na walang pakialam sa taong bayan. At yung crimes tumataas pa. Ang daming na mga nabibiktima na mga babae, na mga inosinte, pinapatay. That is the big violation to our president na hindi niya naprotektahan yung taong bayan. And that is the government mandate. Nandyan yan sa batas. We have provision. Sa lahat nating kinukomplain natin, meron tayong provision. Kaya matatawag ko dito, masasabi ko dito, we are so very pity. What a pitiful Filipino.